Bam! Sandito na naman po tayo. Ngayon yung video po na gagawin ko ngayon ay tungkol po doon sa, parang kasunod siya doon sa unang video ko regarding sa mga bags at saka kung ano ang process kung paano ko po ginagawa yung online selling ko. So ngayon guys, papunta po tayo ngayon sa mga remittances or sa mga padalahan. Hindi ko kasi pwedeng magmitin kasi alam nyo naman po. Okay, so samahan nyo po ako. Ayan mga kabams. Actually, natatawa kasi ako dito sa ano ko. Dito sa aking video na ginagawa kasi wala akong patungan. So, ang nangyayari, dito sa sasakyan namin, meron siyang maliit na compartment. Tapos, dito ko siya naisipag ipatong. So, eto. Ayusin ko lang mga kabams yung kailangan namin dito sa, ano, dito sa pagdadala namin ng aming mga bags. Okay? So, dito kasi mga madam sa LBC, meron kaming tinatawag na branch collect. Ano po ba yung branch collect? Ito po yung ano, ito po yung pag nagpapadala ka ng items or mga parcels, binabayaran muna namin in advance yung mga nagpadala. Tapos lalagay natin. Actually, ang unang part nito, kung ano ang tracking number, then kung sino yung re-receive ng payment. Then next, pipil upan natin ay yung si ano sender details. So for example, kanino nang galing yung payment na ipapadala sa atin. Okay? So sulatan ko na mga kabamsa. A few inches later. So wag yung kakalimutang hindi ilagay ang cell number nila. Kasi usually, kapag hiniwala, ang bilis natin silang balikan. Tatawagan lang natin sila kahit ngayon din. Ayan, done na tayo sa isa. Check naman natin. Yung iba kasi guys, nagpapadala sila through GCash, through My Metro Bank. Then, yung iba naman po, sa ibang remittances, usually mas madami po sa ano, sa GCash sila nag-ano. Kasi actually yung GCash po, maganda po siyang online transaction or payment transaction kasi napaka-easy po siya. Napaka-easy po niyang gamitin. Okay, ito pa. Next. Ito, nakita ko na. Ito lang ang problema dito. Dapat nagawa ko na to guys kagabi. Kaso, ngayon ko talaga siya sinadyang gawin para po at least makita niyo kung paano ko siya ginagawa. Actually, ang dami process kung paano gawin. Pero okay lang. Sulit naman siya mga kabebe. Ito naman mga kabams, meron ako ditong listahan. Ayan, kung nakikita ba? Ayan, ito yung listahan ko. Ayan, ang dami ng mga kabams. Oh. Ayan, ito yung listahan ko mga kabams ng mga branch collect ko. Ibig sabihin, nilalagyan ko dito kung nakuha ko na yung, kasi inaabunuhan namin yung shipping fee. So, dito namin nilalagay yung mga kung ano yung mga tracking number. Tapos, kapag magbabayad na or nakuha na na ang parcel ng mga customers or ng mga buyers namin, merong ipapadala ang LBC ng tracking number ulit kung ano yung number, tracking number corresponding doon sa tracking number ng parcels nila. So, ano nga ba yung parcels? Ang ibig sabihin po ng parcels, ito po yung mga items nila at meron silang tracking number doon sa box. Okay? So, kapag nakuha nila yon at nakapagbayad na, COP kasi ang tawag doon. When you say COP, cash on pickups. O, hahanapin natin ang 5259. Yun. So, isusulat natin. For example, katulad nito, 3120
457-45259. So dito nakita ko siya, mga kabebe. So lalagyan ko siya ngayon ng corresponding code niya. And next, C5249. Ito lang masakit sa mata dahil ang dami, daming numbers. Buti na lang guys, mahilig ako sa numbers. So ilalagay ko muna siya dito. A few inches later. Ang daming mga madam, di ba? Ayan, no, tinan nyo ang haba na nang sinusulat ko. Ganun talaga mga kabams. Kumbaga, ang dami kong pinadala. Nung before ako mag-YouTube, ang dami kong napadala pang mga parcels, mga items, na hindi ko pa nakukuha yung mga shipping fee nila. So, ang dami. So, stay tuned lang kayo dyan, ha. Kailangan pala eto dahil puno na, so dito ko naman siya isusulat, o di ba? Ganun mga kabams, kadami, as in kadami. Kaya sobrang matrabaho din itong ano, itong aking online selling. Pero okay lang, I'm just enjoying it naman. So ayun mga kabams, natapos na po natin yung paglista ng mga COP ko at saka COD. Actually, ganito yan. Sa shipping po kasi, kapag nakuha na namin ang payments, usually kahit saan pwedeng remittances namin pwedeng makuha. But most of my buyers po, nagbabayad sila through GCash and Metrobank po. So ako, sa GCash kasi mabilis lang yon, kasi online transfer lang yon, mabilis lang makuha din, itatransfer lang sa bank. So pwede mo na siyang ma-withdraw. Unlike po sa ano, sa mga Palawan, sa mga Cebuana, sa mga Imlovilier po, kailangan mo nating pumunta para kuhanin po yung mga payments nila. So sometimes guys, nagbibigay po ako sa kanila ng 1 to 2 days para lang bigyan sila ng time para makapagbayad po. So usually, kapag kumukuha po ako ng payment sa ika-second day or kapag sa shipping day na, like this one, yung binenta ko nung Sunday, ngayon namin isi-shipping na Wednesday. So yung iba po nagbayad sa Cebuana, yung iba nagbayad sa Palawan, pwede ko na silang makuha yung payment nila
dito sa may LBC. Okay? Dito, meron po kasi tayong tatlong partner na courier. So, pag sinabi natin courier, sila po yung magdadala ng mga items natin or mga parcels natin sa mga branches nila. For example, sa JRS, maraming branches ng JRS sa nationwide. Sa JLT and LBC. Usually, yan lang naman tatlo ang pinagpapalit-palit ko. Kasi depende yon sa gusto ng ating mga buyers. Like now, mas madami po ang meron tayo dito sa, dito sa may LBC. Ayan mga kabangs, gusto ko lang i-share sa inyo na ganyan po kahaba ang pila dito sa LBC. So kaya sinasabi ko mga kabams na hindi ganun kadali ang alam nyo yon yung sa shipping part ng ating trabaho. So gusto ko lang i-share sa inyo mga madam na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang online seller. Pero masarap siya. Masarap ang pakiramdam ng ganun. Yung isang araw dati noon na pumila kami ng parang 25 parcels meron kami. So, it will take time pa para matapos kami. Although kami na yung nasa loob. Ayan. So, ayan mga kabams, hindi po ganun kadali ang trabaho ng isang online seller. Although masarap po siya, as in talagang fulfilling, pero ang dami po talaga nating pagdadaanan bago tayo matapos ang transactions. From pagbibili, then to pagtitinta, then to pangungolekta or pagpumonitor ng mga payments at kung saan sila i-ship, then sa shipment time. Hindi pa po yun natatapos. Magmumonitor ka pa ng branch collect. Yun yung in-explain ko sa inyo kanina nung habang nagba-branch collect kami. So ngayon kasi nag-aantay na lang ako doon sa aking mga parcels na matapos ang transaction. While waiting, ayan, pinagmamasdan ko sila dito mga kapatid. Ayan mga kabams sila. Saludo ako sa kanila. Katulad yan mga kabams. Ayan, meron silang mga bag na dala-dala. Ang dami nilang yung mga isi-ship nila. So talagang pero ang kagandahan sa kanila kasi napapanatili nila yung distancing at saka yung pag-wear ng mask. Kasi that is very important nowadays kasi meron tayong pandemic na kinakaharap. So ako kasi meron ako sa team ko, meron akong taga-pasok. Ako yung nag-organize, tapos meron taga-pasok sa LBC para siya yung nagpa-process ng aking mga parcels. Okay, so ganun nga mga madams, mga kabam. So antay-antayin lang po natin. So while waiting, gusto ko lang ipa-share sa inyo na talagang maganda po ang work na to at talagang hindi po kayo manghihinayang sa inyong mga effort at saka mga pagod kasi nga talagang fulfilling ang hirap. Ayan mga kabam, so ayan, tapos na po tayo at tayo ay aalis na. So pupunta naman po tayo ngayon sa ating next destination. Doon naman po tayo ngayon sa JRS. Wala po kasi akong kinuhang JNT, so hindi ko sa inyo maipapakita ang location naman ng JNT. So dito ngayon, papunta kami ngayon sa JRS. A few inches later. Okay, so next destination natin ngayon mga kabams ay sa JRS naman. Kasi just like what I'm saying na hindi lang po LBC kami nagpapadala kundi JRS. Pero as of the moment, hindi po ako tumanggap ng JNT kasi medyo malayo po sa amin ang JNT. Ayan, hindi ko po siya pwedeng ipakita mga kabams kasi. So medyo siya po, si Kuya Burns po ang pupunta doon. At siya po ang mag-deliver ng ating parcel. So tayo mga kabams, maiiwan lang po ako dito sa sasakyan. Kasi alam mo na, meron tayong iniingatan na yung sa pandemic natin. So hayaan po muna natin siya. Then ayun, pinadala na po namin ngayon sa JRS ang isa naming ang iba pang mga parcels na hindi sila po pwede sa COD. Kasi sometimes guys or mga kabams, merong mga buyers na ayaw nila pupunta sa LBC, mas bet nila yung ibang mga courier like JRS or JNT. So ayan mga kabams,
Mga kamare, mga kaibigan ko, mga kamag-anakan ko, huwag niyo hong kakalimutan na i-like niyo po at i-share po sa iba ang aming channel, which is the Bams Vlog. Ito po. Ayan po ang aming channel na as of the moment eh medyo road to 1,000 na po tayo ngayon. At sana po talaga guys eh maka 1,000 na ako at ng ano po at ng sumaya naman po at maging qualify na po ako para ma-monetize ang aking channel. Okay? Maraming salamat po mga kaibigan. Sana po ay lagi nyo po akong susundan sa akong ano pang journey ang aking tatahakin dito sa channel na to. Again, mga kaibigan, sa aking mga kumare, sa aking mga kananay dyan, sa mga walang work dyan, go na mag-online selling na po tayo. Mag-comment lang po kayo dito sa baba. Then sabihin niyo po sa akin ang mga katanungan nyo. At huwag po kayong mag-alala. Lahat po ay sasagutin ko. Lahat po ng mga inquiries, lahat po ng mga comments ninyo ay sasagutin ko po para po ma-share ko sa inyo kung paano po ako kumikita habang may lockdown tayo, habang mayroon po tayong pandemic na kinakaharap. Okay? So wag po tayong mawawala ng pag-asa kasi habang may buhay, pwede pang mabuhay at kahit walang trabaho dyan sa labas, pwede po tayong magtrabaho sa loob ng bahay. Okay? So again, habang may buhay, may trabaho sa loob ng bahay. Thank you po mga kabams. Maraming salamat. Mwah!